Ano ba ang mga top causes ng pagkasira ng ating kidneys? Mahalaga ang ating mga kidneys dahil ang mga ito ay mga organs na naglilinis ng ating dugo at nagtatanggal ng mga lason at waste products ng katawan. Bukod dito, trabaho din ng mga kidneys ang magbalanse ng tubig at electrolytes, magpanatili ng wastong blood pressure, pangalagaan ang kalusugan ng ating mga buto, at tumulong sa paggawa ng mga red blood cells. Kaya naman, kapag nagkasakit ang mga kidneys, napakaraming komplikasyon ang idinudulot nito na maaaring mauwi sa pagka-ospital at pagkamatay. Hindi basta-basta nagkakasakit ang mga kidneys, pero narito ang top 7 causes ng pagkasira ng kidneys. Type 2 Diabetes Mellitus. Ang diabetes ang nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng chronic kidney disease at pagdadialysis sa buong mundo. Tinatayang 30-50% ng mga bagong kaso ng chronic kidney disease ay dahil sa diabetes. Sobrang common ito na sa bawat 3 taong may diabetes, at least isa sa kanila ay magkakaroon ng sakit sa kidneys. Ang pagkakaroon ng mataas na levels ng sugar sa dugo sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magdulot ng damage sa mga maliliit na ugat sa kidneys over time. Nagkakaroon ng leakage ng protein sa ihe na lumilitaw sa urine test bilang albumin. Ang high blood sugar ay nauuwi din sa formation ng mga advanced glycation end products or AGEs na sumisira sa kidney tissue. Sa katagalan, ang matinding inflammation ay nagdudulot ng pagkapal ng connective tissue at pagpeklat ng kidney na nauuwi sa CKD. Hypertension. Ang mga filtering units ng kidney ay binubuo ng mga maliliit na blood vessel o mga ugat. Kapag mataas ang blood pressure ng isang tao, na ipapasa ang pressure na ito sa kidneys. Hindi kayang i-handle ng maliliit na ugat ng kidneys ang mataas na pressure, kaya sila ay nasisira at nagkakaroon ng scarring at fibrosis ng mga nephrons. Kasabay ng high blood pressure ay naka-activate din ang renin-angiotensin-aldosterone system. Ito ay grupo ng mga hormones na lalo nagpapataas ng blood pressure at nagdudulot ng pagkaipon ng sodium at tubig sa katawan na lalong nagpapahirap sa trabaho ng kidneys. Glomerulonephritis. Ang glomerulonephritis ay grupo ng mga sakit kung saan nagkakaroon ng pamamaga o inflammation ng mga glomeruli o mga filtering unit ng kidney. Maari itong dala ng infection gaya ng post-streptococcal glomerulonephritis, diabetes, o mga autoimmune disease gaya ng lupus at IgA nephropathy. Kadalasang nakikita ang mataas na blood pressure, pagmamanas, protein at dugo sa ihi sa mga taong may glomerulonephritis. Kapag hindi nagamot, unti-unting nasisira ang kidneys na maaaring mauwi sa pagdadialysis sa mga malalang kaso. Polycystic kidney disease. Ito ang pinaka-common na namamanang sakit ng kidneys. Tinatayang 1 sa bawat 400 hanggang 1,000 na katao ang apektado ng sakit na ito. Ang sakit na ito ay gawa ng mutation sa mga genes na nagdudulot ng pagkakaroon at paglaki ng maraming cysts sa kidneys. Dahil napapalitan ng cyst ang normal kidney tissue, unti-unting nababawasan ang function ng kidneys hanggang sa ang mga ito ay pumalya. Pagdating nang edad 60 pataas, karamihan ng mga may polycystic kidney disease ay nangangailangan na ng dialysis. Kung gusto nyong matuto tungkol sa kalusugan, mga sakit sa kidneys at paano makaiwas sa mga sakit, subscribe kayo dito sa channel ko at i-follow nyo na rin ako sa Facebook at TikTok. Obstructive uropathy. Ito ay kondisyon kung saan nagkakaroon ng pagbabara sa daluyan ng ihi. Maaari itong dahil sa mga kidney stones, mga bukol sa daluyan ng ihi, prostate enlargement, mga scar tissue o stricture sa daluyan ng ihi, o mga problema sa pantog dala ng stroke at ng iba pang sakit. Dahil nababarahan ang daloy ng ihi, nagkakaroon ng build-up ng ihi sa kidneys. Nagkakaroon ng tinatawag na hydronephrosis o paglaki ng kidneys dahil sa pressure build-up ng naipon na ihi. Ang paglaki ng kidneys na ito ay nauuwi sa pagkonti ng dugo na dumadaloy dito at pagkakaroon ng kidney damage. UTI na paulit-ulit. Ang paulit-ulit na pagkakaroon ng infeksyon sa daluyan ng ihi ay nagdudulot ng inflammation, scarring at fibrosis ng kidney at ng urinary tract. Pag nagkapeklat ang daluyan ng ihi, nauuwi ito sa pagbabara ng daloy ng ihi at lalong nasisira ang kidneys. Herbal supplements. Well, at least some of them. Hindi porket natural ay safe.
May mga herbal products na may nephrotoxic effects o nakakasirang epekto sa kidneys. Ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng certain organic acids, alkaloids, terpenes, heavy metals na maaaring makadamage sa kidneys. Ilang mga halimbawa ng mga herbal products na naipakitang may nephrotoxicity ay ang Aristolochia, Gardenia, Licorice, Euphorbia, at karamihan sa mga Ayurvedic supplements galing sa India. Unlike sa mga gamot, mas less strict ang regulation sa mga supplements, kaya naman maraming mga iba't ibang supplements na naglipana na maaring naglalaman ng mga nephrotoxic substances. Kailangan tandaan na once magkaroon ng matinding pinsala sa kidneys at ito ay napabayaan, hindi na manunumbalik sa dati ang kidney. Hindi ito nagre-regenerate na parang buntot ng butiki o galamay ng starfish. Kaya mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga kidneys. Magpa-check agad sa doktor kahit wala pang sintomas para ma-detect ang kidney disease habang maaga. At syempre, magtanong muna sa inyong doktor bago uminom ng kung ano-ano. Huwag basta maniniwala sa mga advertisements or testimonials ng mga produkto. Kapag hindi nakasisigurado, huwag na lang inumin at baka makasira pa lalo ng kidneys at liver.